what makes you join YouTube? So next is, what is your biggest flex po? Biggest flex? Wanna ask, paano mo napagsasabay ang YouTube at school mo? So far, magkano pinakamalaki mong sinahod sa YouTube? So hello everybody, it's Landa. Welcome and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe my channel and click mo na rin yung bell button para ma-notify ka pag may bago na naman akong i-upload na video. So ayun, may panibagong video tayo today. Hindi to product review, kundi Q&A nga, kasi nag-ask ako sa Facebook ko, sa My Day, tsaka sa IG story ko kung ano yung mga gusto nyong itanong sa akin about my life or about my YouTube journey. So, hindi pa naman ako ganun katagal sa YouTube, ano? At ako ay isang small YouTuber pa rin. Pero syempre, sasagutin ko yung mga tanong na binigay niyo sa akin. So, kung interested ka sa ating panibagong video at isa ka sa mga nagtanong dito, just keep on watching. So, ang unang question is, what makes you join YouTube? So, ito talaga, hindi talaga to planado. And dati, wala talaga sa isip ko na mag-YouTube talaga or maging vlogger. Tsaka hindi ko pa alam na may kita pala dito sa YouTube. Kasi nag-start ako 2018 lang ata. Oo, basta bago ako mag-grade 11, doon ako nag-start. Kasi nga, boring ako, antagal lang pasukan namin. Tapos, ang ginawa ko is nag-makeup-makeup lang ako. Wala pa akong boses noon. Hindi ko na siya mapapakita sa inyo kasi nga, na-delete na siya. Hindi ko alam kung bakit. Yung mga ibang video na na-upload ko, na-delete siya. Hindi ko talaga alam kung bakit. Hanggang sa nagustuhan ko na lang yung ginagawa ko, hanggang sa naging happy ako sa ginagawa ko, kaya pinagpatuloy ko siya. Tapos, hindi ko in-expect na dadating ako sa ganito, na ma-reach ko yung 1,000 subscribers, tapos, mamomonetize yung channel ko. So, next is, what is your biggest flex po? Biggest flex? So, madami akong biggest flex. Kasi, yung nag-start ako dito sa YouTube, yun pa lang. Tapos yung nag 1K subscribers ako, yung na-monetize yung channel ko, tapos yung nasa healthy relationship ako. Ayun yung mga biggest flex ko. At isa pa, may mga brands na kumukuha na sa akin, yung ibang local brands, and yung iba is international at yung iba is mga kilalang brands pa. Kaya yun talaga yung pinaka-biggest flex ko kasi hindi ko naman in-expect na mapupunta pala ako sa gantong industry. So, ang next is, hi Landes, keep on grinding lang ha. I miss you, just wanna ask paano mo na pagsasabay ang YouTube at school mo. So, ayun, I miss you to AJ Umaging, ano. Thank you sa pagtanong sa akin. Nakaka-miss yung mga time na nakakasabay kita sa jeep sa tuwing may pasok pa, no? So, doon na tayo sa question mo, paano mo napapagsabay ang YouTube at school mo? So, ngayon, na pandemic, hindi talaga ako nag-aral. Full-time YouTuber talaga ako or brand endorser. Ayun yung kinabibisihan ko ngayon. Kasi para sa akin, masyado akong mahihirapan, lalo na online class. Hindi ko prefer ang online class. So, parang yung mindset ko is, hindi naman paunahan mag-aral, siguro may time din para makapag-aral ako kasi ayoko talaga ng online class talaga kung tutuusin. Kaya nag-decide ako na mag-stop muna at i-push ko tong pagiging vlogger ko, pagiging brand endorser ko. Kasi yung time na nag-decide ako na hindi ako mag-aral, ang daming dumating na opportunity sa akin. Kaya yun muna yung desisyon na pinili ko na huminto muna at mag-aral na lang siguro pag okay na yung panahon or pag kaya ko na, ganun. Kaya hindi ko naisip na nanghihinayang ako sa taon dahil hindi ako nag-aral. Ewan ko kung bakit hindi ko naisip yon dahil nga sa pandemic din. Siguro, mas pinili ko na lang itong decision ko na i-push yung pagiging vlogger, full-time YouTuber, and brand endorser ko. Kaya ayun, sa mga nagtatanong, sa mga akala na nag-aaral ako, hindi po ako nag-aaral ngayon. At ngayong year, pinag-iisipan ko pa kung mag-e-enroll ako or push pa din ako sa ginagawa. Tapos, ang next naman na question is, so far, magkano pinakamalaki mong sinahod sa YouTube? Girl, ano na atat? Visit ka, Juara. So far, hindi ko pa kinukuha yung sahod ko sa YouTube. Kaya ako nagkakaroon ng sahod dahil sa mga brands, sa mga pinopromote ko. Kung
nakafriend ko kayo sa Facebook or nakapollow kayo sa Instagram ko, di ba? So, hindi naman sobrang dami. Parang meron akong mga ilang brands na pinapromote doon. Then, yung iba doon is bayad talaga. Doon ako kumikita. Although, kumikita din naman ako dito sa YouTube, pero hindi ko pa siya kinukuha dahil kailangan may ma-reach pa ako bago ko siya makuha. And okay na rin yun sa akin, di ba? Para hindi ako maging masyadong gastadora. So, hindi ko siya masasabi kung magkano yung pinakamalaking nasahod ko sa YouTube dahil wala pa nga ako nakukuha doon. Ito naman yung kay Syra. Kamusta mental health mo lately? Love you. Love you too, Syra. Thank you sa pagtanong sa akin, ano. So, ayun, hindi ko alam kung ako lang ba yung nakaka-experience ng ganito simula yung nag-start yung pandemic. Kasi yung dati wala pang pandemic. Ang breakdown ko lang is, ang reason lang ng breakdown ko is dahil stress sa school. Lalo na, syempre, di ba, pag sobrang dami nang ipabasa, ganyan. Pero, hindi ganun kalala yung breakdown ko o hindi ganun kalala yung nangyayari sa mental health ko. So, yung nag-start yung pandemic, sobrang lala na talaga ng mental health. Hindi naman talaga ako maano sa social media, kaya hindi ako yung tipo na ipopost ko kung ano yung feeling ko sa social media. Ikikip ko na lang sa sarili ko or sa mga taong malapit sa akin. Ganun, dun ko na lang sinishare sa kanila. Hindi talaga ako ma-open up na tao. So, ayun, sa ngayon naman, medyo okay ang aking mental health. So, next naman, sa aking best friend is, kamusta workout? Sana di na itlog lang kainin mo. Sabi ko, mag-itlog ka, hindi itlog lang. Alam niyo, story time dito ay sa best friend ko. Kasi nga, yung nag-start yung pandemic, medyo lose ako ng weight. Talagang pumayat ako. Hindi ako ganito kapayat dati kasi medyo may laman-laman ako noon dati. Tapos nag-ask ako sa kanya kasi siya tong parang laging health conscious, ganon. Alam mo, vegetarian siya masyado. Kaya nag-ask ako sa kanya na kung ano yung pwede kong kainin pag nag-workout ako, ganyan. Anong pwede kong gawin para bumalik sa dati yung katawan ko or kahit papaano mag-gain ako ng weight. Tapos sabi niya sa akin is kumain ka ng itlog, ganito ganyan. Etong ate mo, girl. Sorry ha, huwag niyo akong ibabash. Ito ate mo, girl, parang tanga na itlog na lang talaga ang kinain ko. Literal na itlog, ang almusal ko itlog. Eh, sabi niya itlog eh. Parang desperada kasi ako na madagdagan na yung timbang ko dahil hindi ko parang gusto yung gantong katawan. Hanggang sa ngayon naman, minamahal ko na yung katawan ko, syempre, diba? Sino ba bang susuporta sa sarili mo kundi sarili mo lang din, hindi ibang tao, diba? So, wala akong paki sa opinion ng iba. Basta ito ako. Mahal ko sarili ko. Ganon. So, ayun na nga. Itlog lang yung kinakain ko. Tapos, girl, imbes na mag-gain ako ng weight, lalo akong pumayat. Kaya doon, nagtaka ko yun. Kunento ko sa kanya. Tapos sabi niya, antanga mo naman. Gato, ganyan. Hindi ko naman sinabi na itlog lang. Sama mo rin ng iba. Ang ibig ko sabihin, kumain ka rin ng itlog. Ganyan. So, ayun. Nakating mo, girl. Tanga-tanga talaga. So, ang next na nga is ito. If it is fine to you lang, paano mo nilalabanan ng anxiety or depression mo, especially these days? Sobrang ano na ito ah. Parang magiging advisable. Advisable. Sabi ko seryoso. Hindi ko rin alam kung paano ko siya nalalabanan kasi syempre, na-experience ko siya lalong-lalo na yung mga time na hindi ako nagiging active sa social media ko or hindi ako nakapag-upload ng mga kailangan ko i-promote na brand. Kasi nga, may mga time talaga na ina-anxiety ako at parang papunta na siya sa depression pero hindi naman ganun kalala. Kasi sobrang gusto ko na lang maglugmok dito sa kwarto, ayoko nang may kausap, naiirita ako, ganun, parang lagi akong galit. Hindi ko alam kung paano ako nakaka-survive. Basta ang ginagawa ko lang is nagpe-pray ako tuwing gabi. Basta laging nasa isip ko na okay lang na hindi maging okay. Okay lang na magpahinga ka muna kahit isang araw or isang linggo hanggang sa maging okay ka na. Ganun lang. So, ang next naman, if papapiliin ka ng bebe mo, siya o kare mo, what will you choose? Wow! Pero sa case ko naman, never akong tatanungin ng bebe ko ng ganito kasi hindi naman siya ganun ka-toxic na
tao, hindi naman siya ganun ka-toxic na boyfriend para sa akin. Sobrang healthy ng relationship namin. As in, hindi naman perfect yung relasyon namin. Nagkakaroon kami ng problema, pero hindi siya ganito. Parang hindi ko siya masasabi na bigla niya akong tatanungin about sa career ko o siya. Kaya hindi ko kailangan pumili kasi hindi niya naman ako tatanungin ng ganun. So, ayun, ang next naman is, what is the greatest thing that happened to you? Ito, yung greatest thing na nangyari sa akin is natupad ko, hindi naman sa lahat pa yung mga pangarap ko. Natupad ko yung pangarap ko na maging endorser, maging model, ganyan. Sobrang happy ko, as in, kasi dati gusto ko lang na mag-promote-promote, yung mga ganun, yung may hawak na product, tapos aura-aura, ganyan. Sobrang yun talaga yung greatest thing na nangyari sa life ko, kasi 'di ba yung iba ang daming nagsasabi sa akin na malabong mangyari yun dahil ang liit mo, hindi ka naman kagandahan, ganun, lahat na ng negative binatol sa iyo, 'di ba? Kaya syempre nakakababa din ng self confidence pag nakakarinig ka ng ganun. Kaya sobrang wala akong masay ngayon dahil sobrang thank you Lord talaga na na-achieve ko yung mga pangarap ko nung bata ko. Isa na lang yung hindi ang maging cashier. Yun talaga yung pangarap ko nung bata ako maging. So, ang next naman, sa isa kong kumare, ano, balita ko, ang yaman mo na, pa-Alfonso ka naman dyan, Mari. Lasinggera ka talaga. Visit na ani ka to. Girl, yung balita na yan, chismis lang yan, kaya hindi yan totoo. At soon, siguro, girl, yayaman tayo. Hindi lang Alfonso, iinumin natin, magja-Jack Daniel tayo. So, ito na yung last question. Bakit mo naisip mag- start ng vlog. Shoutout na din. Shoutout kay Aylina. Hello, Aylina. Hi, babe. Sobrang ganda niyan. I-follow niya siya sa Instagram. Co-ambassador ko siya. Kaya i-visit niyo yung Instagram niya. Sobrang ganda niyan, promise. So, ayun nga. Hindi ko talaga naisipan mag-vlog. Wala nga talaga ako sa plano mag-vlog. Sobrang naulul lang ako dahil na-boring ako dito noon sa bahay nung bago ako mag-grade 11. Kaya nga sobrang tagal ko na rin dito sa YouTube kung tutuusin. Tapos, halos last year ko lang na reach yung 1,000 subscriber and last year lang ako na monetize, diba? Kung isipin mo. Pero kasi na-enjoy ko na nga to gawin, kaya pinagpatuloy ko na lang talaga. Parang ito na talaga yung hobby ko. Ito yung stress reliever ko na minsan nai-stress din ako pag edit na ganyan. Kaya sobrang hindi ko talaga akalain na andito ako sa industry na to, na dati nanonood lang ako sa ibang vlogger na nag-aano sila ng nagbubuka sila ng PR nila ganyan, ng mga padala sa kanila, nagvo-vlog sila, nagpa-product review, tapos hindi ko na-expect na nandito ako ngayon na isa sa kanila. So, ayun, yun lang yung mga question na i-share ko sa inyo. Tsaka yun lang naman yung question, medyo konti lang naman. So, ayun, hanggang dito na lang ang ating panibagong video. At kung nakikita nyo yung ilong ko na sobrang pula, sobrang kati niya, siguro na allergy ako. Ang daming ang cut na itong video na to dahil sa sige ako kamot ng ilong ko. So, ayun lang, see you on my next one. Bye-bye!